minsan mainis ka rin yung wala sa mood eh. Sarap yung mood eh. Okay, mood. Ilang years na po kayong kasal, balit? Parang 25 years na po. Ano na? Hindi na, hindi na. Ay, 50, ay, 30. Ano na yung anak ko eh, yung panganay ko, 26. Sabi niya po, di ba? 26, tama. Mga 40 ano po. Kasi 52 ako ngayon eh. Hindi, 26 ano na pala to. Oo. Nabuntis ko siya. 25 ako, nabuntis ko yung age ko. Apo. Di ano ngayon, 52 na ako ngayon eh. Kaklasmate po ba kayo? Katrabaho? Hindi po. Ano siya eh? Ako yung ano po ano ko dati eh, yung trabaho ko. Ano ako sa inyo, working student ako eh. Nag-aaral ako tapos nagtrabaho. Ako yung kauna-unahang, isa ako sa kauna-unahang guardia ng SM Santa Mesa. Guardia po ko dati. May ibang binantayan. Working student ako noon. Tapos yung misis ko naman, sales lady ng bench. Ayan naman oh, pala. Eh, ang easy ng palda ng mga nag-aaral ng misis ko eh. Nang gigil ako, sige huwag ka nang pumasok, mag-asawa na nga tayo. Iba pala yung binabantayan nyo. Ewan ko na po yung uniforme ng Vince na kulay kaki na ang iksing talaga dati. Ah, talaga po ba? Hindi siguro nabutan. Hindi na po siya. Ha? Pants na po nakikita ko ngayon eh. Pants na nakapantanong sila? Dati naka miniskirt yun. Kulay kaki. Oh, kaya pala. Oo, talagang nabihag ako eh. I'm going to go to the house. Sa kanya o kanyo kayo po? Third party, ibig sabihin mayroong ibang nine chicks ako. Tapos ang pinangalan ko rin sa chicks love, Ben. Ay, walang buko eh. Bitigit yung chicks ko eh. Nagkaroon ng kanita sa lahat. Oo, love, Ben. Tapos, alam niyo na to eh. Naalam niyo na eh. Yung noon, may kwento ko lang ngayon. Noon pa ito nangyari. Eh, yung third party ko, nagalit din sa akin kasi nung malaman niya na ang tawag ko sa misis ko, love. Sabi, loko ka talaga. Ami, misis, kasal na po kayo noon. May asawa na po kayo. Part ng machismo po yun. Ang dahilan ba yun? Part ng machismo daw yun eh. Hindi raw magiging makulay ang buhay ng tao kung walang ganon. At saka doon mo rin makita yung pagkakamali mo, paano ka magbago, at yung misis mo rin. Kasi minsan nagbago ang misis ko dahil yun, nagbago siya, dati-dati kasi. Okay siya. Dahil alam niyang mahal ko siya, pagka dumarating ang ugali sa trabaho, kain ka na lang dyan. Galit. Naka-plansa ko yung mga damit ko, hindi naka-plansa pag umalis ako. Pero ngayon, plansado na, nakakain na yung pagkain ko. Simula po nung nangyari yun. Oo, kasi sinabi ko, bakit, tinanong niya ako, bakit ba nang ano? Nang babae. Ganito kasi yun, may demand pa eh. Pero alam na yun, nagbago na siya. Na ibig sabihin, napaganda pa. Napakaayos ba? Kaya ngayon, misis ko, ayos na. Pag dumarating ako, may ka na pa. Tingin na punasan pa yung likod ko. Sweet na. Oo, dati hindi ganun. Hindi nag-aalala. Kasi pinuwento ko sa kanya na ganito. Eh yung naging third party ko talagang asikaso ako. Paano po kayo naghiwalay? Sino po? Nung isa po. Ay hindi, natuklasan kasi kami. Kaya tama yung sinasabi na walang liliim. Na hindi na po po niya. Yung mga anak ko, yung panganay ko, computer wizard yun eh. Talagang alam niya eh. Opo. Ano niya eh, ano niya, iwan ko ba kung paano niya nalaman, basta sa computer niya na ano. Baka nakita sa Facebook, siguro mga gano'n. May mga pictures siguro kayo. Siguro. Doon na. Nahuli. Nung umpisan niya ako sa kanila. Ah, inamin niya pa po. Pinapapili ako tayo, sinong gusto mo? Sila, Aisha o kami? Siyempre, apat sila eh. Apat sila, hindi sila ang pinili ko. Samantalang yun, isa lang. Sabi ko, apat yung iiyak, pang lima yung misis ko. Ngayon, kung itong iiwan ko, mag-isa na siyang iiyak, ay nag-iiyak na. Pinasok ko siya na maayos. Sabi ko, yun nga, iniwanan ko sa kanya. Eh, naiintindihan naman, kahit masakit. Oo, masakit na nga. Anak. Hindi rin naman ang kapatawan sa nag-sorry rin ako kasi. Ganun talaga yun. Kumbaga, graduate na kayo ngayon. Opo, graduate na po. Wala na po akong ano ngayon. Iwan ko ba? Alam yan, pag driver totoo na iniwala ako, talagang higit talaga yun.
At saka swerte ako daw nung sa pangatlo ko ay sa third party ko, kagraduate yung panganay ko eh. Apo. Hindi ko siya graduate noon, kagraduate pa lang. Nag-umpisa kami noon, nag-umpisa kami yung relasyon kami. Naka 3 years kami eh. Ay, at swerte rin ako doon sa babae ko kasi di ba iba pag may third party ka, ikaw gumagastos. Siya gumagastos. So natsambahan mo rin kasi mayaman siya eh. Ah, siya iba. Iba. Oo nga, swerte nga talaga eh. Yung iba nga, hindi mo iniwala o din ko nga. Sabi ko nga, ako anak ako na mangingisda eh. Ni minsan hindi pa ako nakakapikim ng mga sapatos na mamahalin. Puro pingi 1,000 lang. Bitilan ako ng Merrell worth of 7,000. Ano mo? Waterproof po yun, waterproof na sapatos. Isipin mo, anak lang ako na mangingisda, naka-apak ako ng inabaan ko na yung 7,000. Diba? Gulat nga ako eh. Binibilan ako na relo. So, kasi unan ako naman, pinukpok ng martilyo ng misip ko na malaman. Eh yung relo naman binili sa akin, ano, sahig ko na tatlo yung ulo, apo. Worth of 8,000, tatlo yung, ano, yung... Dayan. Oo. Ang mahal nga nun eh, pinukpok ng misis ko eh. Pinukpok ng martilyo. Tapos lahat ng sando na binibigay sa akin ng mga Adidas at saka, ano, yung axle. Apo. Axle ng mga, ang maganda ng mga sando, yung binibigay sa akin eh. Sinunog. Oo, sinunog na, ganit na ganit yung misis ko. Ang nalaman. Oo, nalaman. Pero ngayon, hindi na. Father's Day pa, nilagyan na yung you are the one. Basta, yun nung nalaman nila. Ikaw unang-unang bumiyak ko. Father's Day yun, kaya umuwi ako ng bahay, nakayoko ako eh. Hindi ka pa pwede nahiya. Ako tuloy na. Ito mga kaibigan ko, ang dami nag-like. Ah, nakita po nila. Mga buisit na to. Ang hirap talaga. Mamaya nga check ko po sa Facebook. Oo nga po. Lalike ko na rin po. No? Lalike ko rin. Sabay like you, no? I mean, tawa nga ako sa mga anak ko. Irespeto talaga pag nawala ang sakit. Doon ko na, ano? Pero buti ngayon, okay na okay po. Okay na po. Pero taon ang binilang. Siguro bago tatlo, naging tatlo, okay. Taon, no? Bagong nag-okay. Taon. Kalagitnaan ng taon na papunta nung nasa IBM pa siya, IBM at SFN. Opo. Mga kalating taon na lang, yun medyo binatipati ako ng konti. Kinakausap na po kayo. Pero nung nasa Japan na siya ngayon, yun. Ano na talaga full okay full na. Talaga ano na siya sa akin. Balik na 'yung
yung harmony namin. Balik na. Sana huwag nang masira nga. Nahihirap eh. Kaya pag may, kaya pag may tukso na lumalapit eh. Ikaw na po lumayo. Oh, ako nalalayo. Oh, si daddy kasi. Pakausapin ko pa, please. Please naman oh. Tukso. Pero ngayon po, ba, may lumalapit po ba? Wala po, sa tanggaw na ito. Nagpatubo na nga ako ng bigote para... Lumayo na. Para, hindi, para lumayo talaga. Para magmukha. Sino pa bang nilapit sa akin? Mukha na akong holdover nga. Ewan na nga lang ako eh. Buti nga mabait yung mga anak ko. Ang hirap pala mga ganyan. Anak mo babae. Tapos eh, sila pa nakahuli. Oo, sila pa nakahuli. Kasi yung nanay, yung misis ko kasi, baliwala nga yung... Yung okay lang sa kanya, basta ang importante kasi siya pa rin. Hindi, ang importante yung misis ko, yung may i-intriga ako sa kanya pera. Ibig sabihin, wag silang gutumin. Ah. O, basta, hindi nagbabago yung intriga ko ng pera eh. Pero kasi nung nakita po ng mga anak nyo, doon na talaga. Doon na talaga, doon na. Yeah, magsimula nun, talagang wala na talaga. Saan po nila nalaman? Sa Facebook? Siguro kasi yung panganay ko, inabuksan daw yung... Ewan ko kung nabuksan, basta sa computer niya nakita siguro. Na doon nakita. Baka may account po yung babae. Siguro. Tapos nakita picture nyo. Oh. Napipicture po ba kayo noon? Minsan. Ay, oh, na minsan, nga po. No, minsan nga. Pinapload. Na pag-agitin na huwag mag-picture. Tapos ang masama pa, di nagtagulo na kami. Imbis na dapat hindi sagot-sagutin ng babae, yung third party ko, hindi dapat patulan yung mga bata, yung anak ko. Sumagot pa. Patulan pa nung third party. Ah, kaya pala. Oo, tumatawag pa dun sa amin, siya pa tumatawag. Kung ayaw yung sa tatay nyo, akin lang yan. Ano, kikipag-away. Oo, kikipag-away talaga. May asim pa yan. Aming gano'n. Loko-loko nga. Di, pinupunta ako na naman sa bahay. Opo. Hinihila naman ako ng mga anak ko. Tayo, huwag mo nang puntahan. Huwag mo nang puntahan. Huwag mo nang puntahan ko. Kayo pang pinuntahan? Hindi eh. Tumatawag siya. Ngayon, papuntahan ko sana para kakausapin ko na tigilan na. Tigilan na yung huwag mo nang patulan yung anak ko. Di, hinihila ako ng anak ko. Di, tayo, huwag na. Kasi, main love ko na naman eh. Baka ano naman. Oo nga eh. Hinihila talaga ako eh. Buti nga, tahimik na eh. Hindi na sila nagpalitan ng maangang na salita eh. Kasi, kinakusap ko talaga. Sabi ko, tama na. Mga bata yan, pinapatulan mo. Tama na. Natural, nasaktan sila. Nasaktan ka rin. Ako, may kasalanan lahat sa akin. Didigyan ko ng kutsilo. Ito, kutsilo, saksakin mo na ako. Oh, hindi naman. Oo, kasi, hindi talaga tumitigil eh. Away sila ng away eh. Yung anak ko babae, tsaka siya. Asal-asawa rin yung isa eh. Oo nga eh. Sabi ko, tama na. Ay, sawa ng Diyos. Ngayon, masaya na rin siya. Hindi ko na siya pinakialaman. Nagpa 5-6 na siya ngayon. Nagbumbay na ako. Oo, nagbumbay kasi. Bumagsak na yung negosyo niyang restaurant eh. Sa Cubao eh. Ah. Ngayon, ang ginawa niya, nasa Malati siya ngayon. Buong Malati ng mga spa. Sa Mingao. Ah, bayuhan mo yan. Oo. Alam po na po yung mga yan. Pero alam mo, napaganda pa nga yung sitwasyon eh. Yung dati-dati, hindi kasi ako inasikaso ng asawa ko eh. Pero hindi yung ganun ang dahilan. Napaka-stupido namang dahilan yun, di ba? Pero kahit pa paano, parang may adal konti. Okay. Pinawento ko sa kanya. Pero hindi naman ganun, hindi ko sabihin na palusos ko na yun. Pero kahit pa paano, mayroon eh. Kaya misis ko nagbago rin. Oh, nasando ka na. Hindi na nang-aaway. Hindi ko na napapakawalan. Hindi, kasi miso kasi produkto ng broken family. Alam niya. Kaya ako hindi naman eh. Ayaw niyang mangyari. Naawa siya sa mga anak niya. Produkto kasi siya. Ibig sabihin naramdaman din niya masakit. Mahirap kasi kawalang yung tatay. Opo, dito na tayo. Sa pinto-pinto lang. Sige pa po doon sa banda unan. Yan, dyan na lang po. Dito po. Opo. I-ayos ko lang po ah. Sige lang po. Okay lang po lumagpas na konti po. Ah, okay lang po. Hindi naman po aalis yung building. Okay. Thank you. Kasi po. Okay na po, no? Thank you po. Salamat po.